Ang pag-atake sa Casino Manila. Alright, kamusta mga kaibigan? Welcome sa Arvin Polo TV. Alas 10 ng gabi, 1 ng Hunyo, a-1 taong 2017. May namataang mabilis na gray na BMW sa madilim na kalye ng Paco, Manila. Sa loob ng kotse ay may tatlong kidalang tao na may hindi pagkakaintindihan o may mainit silang usapan na involve ang napakaraming pera. Ang driver ng kotse ay si Elmer Mitra Jr., isang abogado at empleyado ng PNCC o Philippine Construction Corporation. At nakasakay sa passenger seat si Alvin Cruzin, dating Manila Police at Casino Financer. Sa backseat naman, nakaupo si Jesse Javier Carlos, dating empleyado ng Departamento of Finance. Sa kanilang pag-uusap ay magkakampi si Mitra at Cruzin laban kay Carlos. Kinala si Carlos bilang sugarol kaya siya pinaalis sa Departamento ng Finance ay dahil hindi nito nasumite ang kanyang Statement of Assets and Liabilities kasama na pati ang kanyang network kung saan ay talagang requirements ito kapag nagtatrabaho ka sa gobyerno para maiwasan na rin ang corruption. Ganun pa man, mamaya-maya ang kanilang pag-uusap ay napunta na sa pagtatalo. At dito, si Carlos na nasa backseat ay nilabas na ang kanyang 9mm pistol at tinutok ito sa likod ng ulo ni Mitra. Walang kaalam-alam si Mitra dito at tuloy pa rin siya sa pagmamaneho. At ang lumiko na ang kotse sa Perry Street. Eh dito na binaril ni Carlos si Mitra. Sandaling tumahimik ang paligid at narinig ng mga tao ang maraming putok ng baril sa loob ng kotse. Mamaya-maya pa, nakita ng witness na mayroon taong papalabas sa backseat ng kotse. At paika-ika pa nga itong naglakad patungo sa Apacible Street hanggang sa hindi na ito nakita pa doon. At sumabit na ang 12:05 na madaling araw, June 2, 2017, ang may isang taxi na nagbaba ng pasahero sa lugar ng Resorts World, Manila. Napansin pa nga ng driver ng taxi na paika-ika sa kanyang pasahero ang papasok ito sa gusali. At ang lalaking ito ay walang iba kundi si Jesse Javier Carlos. Pagpasok niya sa building ay nag-antay siya ng sandali para makasakay sa elevator patungo sa casino area. Sa pagpasok niya sa elevator, napansin kaagad ang dalawang babae na sakay din ito na tila may mali sa lalaki. Nakasuot si Carlos ng itim at meron siyang bit-bit na malaking bag. At ang laman ng bag niya ay M4A3 rifle at isang container ng gasolina. Paglabas ni Carlos sa elevator, pinagsuot siya agad ng mask at tumuloy na siya sa casino. Samantala, sa entrance ng casino ay may nag-iisang babaeng security guard na may pangalang Grace. At ang nakakalungkot ay wala itong sandata. Pagpasok ni Carlos ay sa gilid siya dumaan imbes sa daan ng merong metal detector. At dahil dito, pinigilan siya ng babaeng guard pero hindi siya nito napigilan. Pagkatapos nito ay kinuha na ni Carlos ang kanyang M4A3 rifle at pinaulanan ng bala ang mga tao sa loob. Dahil dito ay nagpanik ang mga tao. Nagsitakbuhan ng mga sibilyan sa exit at tumakbo sila para sa kanilang buhay. Ang babaeng guard na nakatakas ay kaagad niradyohan ng mga personnel para balaan sila sa mga nangyayari. Dahil dito ay kaagad nilang sinagawa ang kanilang emergency protocol. Dahilan para maka-evacuate ng alas 12,000 ng mga guests pati empleyado sa loob ng gusali. Sa ibang area ng gusali ay maayos naman na handle ng mga empleyado ang iba pang mga natrap na tao. Ganun pa man, masakit talagang malaman na maraming walang kamuang-muang na tao ang nadamay dito. At dahil sa pagpapanik ng maraming tao, sumisigaw sila na meron daw ISIS at may mga terorista. Dahilan para lalong magpanik ang napakaraming tao. At sa kabila nito, dahil nga nag-uunahan silang makalabas, hindi lahat sila ay nagtagumpay makalabas.
Ang ibang tao ay nagtago na lang sa banyo at ang iba naman ay nagtago na lang kung saan merong cover sila. Habang tuloy-tuloy pinapaputok ng gunman ang kanyang baril, ay nakala ng mga pulis at mga tao na maraming shooter sa loob ng gusali. Malaking kaguluhan ang nangyari at nagdulot na nga ito ng stampede na iba't na naapakan sa katawan at minahulog pa nga sa hagdan. Babalik tayo. Si Carlos ay tumungo sa pinaka-main ng palaruan at pinababaril niya ang isame at mga monitors dito. At nakarating na siya sa sugalang lamesa ay kinuha niya sa bag niya na nalagyan ng gasolina at pinuhos niya ito sa lamesa at sa kanya ito sinalaban. Dagdag pa, ay tinapon din ni Carlos ang bag niyang may lamang mga bala sa apoy. Dahilan para magsiputukan ito na parang putok ng baril. Kaya naman, inisip talaga ng mga tao na hindi nag-iisa si Carlos. Dahilan para patuloy silang magtago sa mga kwarto kahit na kumakapal na ang usok sa paligid. Tumungo naman na si Carlos sa slot machines area para sunugin din ang mga upuan, carpet at pati slot machine ay hindi niya pinatawad. Pagsapit ng 12:18 AM, ay pinilit namang pumasok ni Carlos sa casino safe room. Dito, binaril niya ang mga safe door dahil para isipin ng mga pulis na pagnanakaw ang kanyang motibo. At bukod sa natanggal siya sa Department of Finance noong 2012, ay meron din pala siyang napakalaking utang. Kaya naman, binand na siya sa mga casino. At nangyari ito 2 buwan bago ang kanyang pag-atake. Tanasira na nga ni Carlos ang safe ay nakita niyang puro chips lang ang laman nito at wala itong laman ng mga pera. Dahil dito, walang choice si Carlos kundi kunin ang mga chips na may halagang milyon pesos. Ang nakuha niya ay 113.1 million pesos na halaga ng mga chips. Ganun pa man, sa labas naman ng gusali ay may mga pulis na nakatanggap na maraming tawag na maraming shooter sa loob ng casino kaya sila nagsipuntahan. Nakipagtulungan ng mga pulis sa kawaning ng resort para makapasok sila sa gusali. Pero ang malaking problema ng kapulisan ay di nga nila alam kung ilan at nasaan ba talaga ang kalaban. Kaya naman, hiningi nilang impormasyon sa taong nakatutok sa CCTV room. Pero ang nakakalungkot ay pati CCTV room ay kasama ng inabanduna ng mga tao. At dahil dito ay nahirapan ng mga pulis malaman kung nasaan ba talaga ang gunman. Sa kabila nito ay wala na silang ibang pagpipilian. Ang kanilang unang gagawin ay pupuntahan nga nilang CCTV room para makalakap ng mga informasyon patungkol sa gunman. Samantala, matapos makuha ni Carlos ang mga chips, ay mayroon na siyang ibang balak. Yun ay ang paano siya makakalabas sa gusali. Makikita sa footage, nagulong-gulo si Carlos kung saan ba talaga siya pupunta. At sa kakahanap niya ng daanan papalabas, ay dito na nga siya nasundan ng mga pulis dahil kontrolado na ng mga pulis ang CCTV. Yun pa man mamaya-maya lang, nang i-check na ng pulis ang area, ay nakarinig sila ng papalapit ng mga yabag ng paa. At dito, nakikita nga nila ang gunman. Natamaan si Carlos ng bala. Dahilan, para umatras na siya. At dito, umakyat siya sa hagdan patungo naman sa Maxim's Hotel. Ang hotel na ito ay parte pa rin ng Resorts World. At sandali pa ang lumipas, hinira ni Carlos ang room 501 para makapasok. At makikita rin na sinilaban ni Carlos ang mga kumot at mga tela para mahirapan ang mga pulis na mahanap siya. At ang sumapit na o 1:45 AM, ay matagumpay nang nalaman ng mga pulis ang eksaktong lokasyon ni Carlos. At ang nakita na ng mga pulis ang room 501, sisirain na nga nila ang pintuan nito. At nang nasira na nga nila ang pintuan, ay dito na nga nila nakita ang kakilakilabot na eksena.
Nakahiga si Carlos sa kama habang sunog ang kanyang buong katawan. Ayon sa report, nang pumasok si Carlos sa kwarto ay binuhusan niya ng gasolina ang katawan niya at sa kanya ito sinilaban. At nang nasusunog na siya, isa ka naman niya binaril ang ulo niya. Ganun pa man, ito pala ang simula ng kakilakilabot na pangyayari. Ang apoy na ginawa ni Carlos ay tumindi pala ng tumindi. Dahil dito, kumapal ng kumapal ang usok sa loob ng gusali. At ang mga tao sa banyo at sa mga lugar na bakante na umaasang makakasurvive sila sa bala ng baril ay hindi rin nakaligtas. Dahil natrap sila sa makapal na usok. At dito, nasuffocate lahat sila. Nag-aantay ang pamilya nila sa labas ng gusali at umaasang buhay pa silang lalabas. Hindi namin alam kung nasan yung anak namin. Wala kami na alas 12:30 agad kayo. Hindi pa namin nakakamusap. Anong oras na? Ganun pa man, pagkamatay ng gunman, ay pumasok na ang mga rescuers sa gusali. Pero, huli na ang lahat. 37 na inosenteng tao ang binawian ng buhay. Ayon pa sa report ay walang taong namatay dahil sa tama ng baril, kundi lahat sila ay namatay dahil sa suffocation. Nakakalungkot no? Matapos nito ay maraming investigasyon na nagsilabasan at napatunayang maraming pagkukulang ang security ng kasino. Napatunayan din na kung kumpleto ang security sa entrance ng kasino kung saan dumaan ang gunman ay malaki ang tsansa na hindi ito mangyari. Question din ng gobyerno kung bakit isa lang ang guard at babae pa at wala pang sandata ang gwardiya noong mga panahong yun. Sa kabila pa nito, ayon sa ilang investigasyon, ito raw ay konektado sa teroristang ISIS. Ito'y dahil noong mga panahong yun, ay panahon din ito ng mainit ang bakbakan sa Marawi. Pero sabi naman ng iba, ay pag nananakulan talaga ang pakay ni Carlos. Sa makatuwid ay wala itong kalinawan. Hanggang sa ngayon, ang eksaktong motibo ni Carlos ay hindi pa rin matukoy. At pati ang dahilan kung bakit tinatay ni Carlos sina Mitra at Alvin ay hindi din matukoy. At nanatili pa rin itong misteryo hanggang sa ngayon. Pero sa video na ito ay isa lang talaga ang malinaw. At ito ay ang pagguho ng pangarap ng 37 tao na walang kamalay-malay na namatay. Ikaw, may naisip ka ba ang totoong motibo ni Carlos kaya niya ginawa ito? Comment down below ang sagot mo para malaman din namin. Ako para sa akin, kaya niya ito ginawa dahil sa isang bagay lang. Depression. Alright, once again, this is Arvin Polo TV. Hindi lang ito basta ikinuwento. Ito rin ay nakakapagpabago ng pananaw mo sa buhay. Thank you and see you on my next video.